Kumusta kayo mga kapako Pilipino? Andito na naman tayo sa ating channel. Naway may mga natututunan tayo sa ating mga previous tutorials at sana sa tatalakayin natin ngayon ay may matutunan ulit tayo. Ito na nga pala ang ating tutorial number 4 sa ating C Sharp series tutorials. Ang pag-aaralan natin ngayon ay about sa operators. So what is operators? Operators are used to perform operations on variables and values. So, ginagawa ng operators, nagkakaroon siya ng mga operation, pwedeng comparison, no? May ano rin tayo na operators na comparison, meron pwedeng mathematical operation, katulad nitong arithmetic operator. So, meron din tayong logical, no? Pwede rin tayong gumamit ng logical operator. Pero yung logical comparison sa mga susunod na tutorial natin itatackle, kumbaga, focus tayo ngayon sa arithmetic operator. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay about sa operators, pero specific tayo sa arithmetic operators. So, ano nga ba yung arithmetic operators? So, arithmetic operators are used to perform common mathematical operations. So, ito yung example niya. Meron tayong yung basic na natutunan natin sa school, which is yung addition, subtraction, multiplication, and division. So, ayun yung mga basic fundamentals, no, sa mathematical operations. Pero, meron din tayong pwede gamitin. Meron tayong modulus. So, yung modulus, kinukuha niya yung remainder. So, yung increment naman, yung double plus sign. So, nag-i-increment siya by 1. At meron din tayong decrement, yung nag-decrease siya ng 1. So, reverse lang siya yung increment at decrement. So, increment, padagdag, decrement, pabawas. So, bali ang mangyayari, papakita natin kung dito sa arithmetic operators, kung paano natin magkakaroon tayo ng operation between variables and values. So, simulan na natin siya para mas maintindihan niya sa codes. So, magdi-declare ako ng, since nasa mathematical functions tayo, pwede tayo gumamit ng integers, ng float, no? Pwede tayo gumamit ng double, pero ngayon ang pag-aaralan kasi natin ngayon is, tawag doon is, int lang yung gagamitin natin ngayon. So, tignan na natin. Simulan natin sa variables. So, int, magdi-declare ako ng integers, no? num1 is equals to 3. Or sabi na natin 5. Int num2 is equals to 3. Then, kukunin natin yung, unahin natin yung addition. So, kunin natin yung sum nila. So, declare tayo ng isa pang variables. Int sum is equals to num1 plus num2. Ayan. So, si num1 is 5, di ba? Si num2 is 3. So, expect natin 8 yung sagot. So, display natin siya. That right line. Ayan. So, the answer is, so, gawin ko na lang tong answer para medyo generalize. Hindi tayo, para pag binago natin ito ng operation, at least, ano. Ayan. So, try natin i-run. So, ina-expect natin 8. So, shift F5 para i-run natin, no? Ito na yung lumabas. So, the answer is 8. So, ibig sabihin, in-add niya yung 5 plus 3. So, nag-add tayo ng dalawang variable, which is num1 and num2. Si num1 ang value is 5, si num2 is 3. So, pwede tayo dumirekta dito ng 3. So, dinirect natin na variable plus value yung inad natin. Tignan natin. Oops, shift F5 pala para at least, ayan, 8 pa rin. So, pwede rin direkta dalawang ano, numbers to numbers. So, shift F5. So, 8. So, pinakita natin nagkaroon tayo ng ano, ng operations using mathematical na addition sa between values, between variables, no. So, try naman natin ngayon mag minus, no. Variables tayo. I-minus ko 'to. So, expect natin 5 minus 3 is 2. So, expect natin na answer is 2. So, ayan, nakita natin. Pag ginawa naman natin siyang times, so, ang symbol ng times is asterisk. So, 15. So, 5 times 3 is equals to 15. Yan. So, kapag dinivide natin siya, divide yung ano, ayan. So, expect natin na, since naka-in tayo, kukunin niya lang yung, tawag doon, yung whole number. Yung wala yung decimal. So, expect natin 1 yung sagot dito sa 5 divided by 3.
Ayan, 1. Pero pag ginamit natin is, para makuha natin decimal, pwede natin gamitin yung float, no? Ayan. Try natin i-run. So, may decimal siya. Ayan. Tapos, since ang pang next natin is modulus, so ganun din, dito natin ilalagay yung ano natin. So yung modulus, bigyan ko kayo ng hint, ginagamit siya commonly sa pagkuha ng ano, whether malaman natin kung add or even yung number. So sa mga siguro mga, may mga ano kayo, may mga request tutorials kayo, no? Pwede tayong mag ano, maggawa ng tutorial regarding dito. Pero ngayon, focus lang tayo sa ano, sa basic ano na ito, use. So pagka num1 divided by modulus, kukunin yung remainder. So ang remainder, di ba, 5 divided by 3 is 1, remainder 2, may matitira na 2. So expect natin ang sagot sa modulus ng num1 and num2 is 2, kasi 5 divided by 3 is 1, remainder 2. Ayan, 2. So pag ginawa ko naman tong 4, so 5 divided by 4, 1, remainder 1. So 1 ang sagot. Ayan. So ganun ginagamit yung modulus. So next naman natin is yung, so sabihin na natin itong gawin natin plus ulit. Balik tayo. So 8 yung expect natin dito. So next naman natin yung increment, which is yung double plus sign. So pwede natin dito ilagay sa next line, answer plus plus. So automatic ang value nito is 8 plus 1. So magiging 9 na siya. Ayun, sorry guys, bali nag-umulan kasi, nilipat ko lang yung laptop ko, nababasa kasi yung keyboard. So ayun, bali, sa increment na ako. So, kapag sa increment, double plus sign yung gagamitin natin, ito nga. So expect natin na 5 plus 4 pala yung num 2. So 9. So ang sagot dito is 10 na. So try natin siyang i-run. Ayan, 10. Ganun na, sa minus naman, ganun din. Papalitan lang natin dito. So, ang mangyayari, ang answer natin is 9 minus 1 is 8 na. Ayun, sana guys, may natutunan kayo sa tutorial natin. At sa, kung may mga gusto kayong ipa-tutorial, comment nyo lang. Ayun lang, sana sa mga susunod na tutorial is may matutunan pa rin kayo. So, salamat. Thank you.